Hero 8 dahil nandun na lahat. Nakita nyo ba yung review ng Hero 8? Sobrang ganda nun. Pero para sa akin, hanggat ang isang action cam ay GoPro or gawa ng GoPro, the best to. Kamusta mga katagumpay? Anong balita sa inyo? At ang balita natin ngayon mga katagumpay, ang isang malaking problema kapag hindi tayo nakakapag-vlog ay umuulan. Yun ang kauna-una ang problema ng isang vlogger dahil kapag umuulan, hindi tayo makakapag-vlog at mababasa yung camera natin. So ngayong araw, mga katagumpay, ay iche-check natin kung pwede bang pang-vlog itong GoPro Hero 3 Plus natin dahil ngayon ay ni-revive na natin siya. Nabili na natin siya ng battery, nabili na natin siya ng SD card, nabili na natin siya ng Gorilla Pad sa halagang 250 lang, at ngayong araw, malalaman natin kung good ba siya for vlogging. Okay? Ito ay GoPro Hero 3 Plus. So, i-check natin. At ngayon, bibili tayo ng taba para sa tulingan. Shout out nga pala sa lahat ng katagumpay ko dyan dahil road to 20K subscriber na tayo. Okay? Palakpakan. Parang pa ko naman dyan! So, 20K na tayo, parang pa. Ito ka, parang pa. Dali, palakpak, palakpak! Yay! 20K! Okay, so alisan ha. Tapos na rolling sa buhay ko. Okay, so yun lang mga katagumpay. At short vlog lang ito, raw vlogs lang. Pupunta lang tayo dun sa palengke para bumili ng taga. Yay! Kasama ako! Hindi pwedeng sumama. This is your man, JTV again. Heal Morales. And peace out. Wow! Sarap nito ah! Naibibili akong ano? Taba ng tulingan, ha? Nasama ako! Mamaya na! Sama ka pa! So, eto na yung GoPro Hero 3 Plus natin. I-check natin kung pwede siyang pang-vlog para rin kung may idea kayo at makabili kayo dahil mas mura to. Tay, kuha ka na ng ano. Palamyas. At pupunta tayo ngayon mga katagumpay sa palengke para bumili ng taba na ilalagay natin sa tulingan. Okay? Let's go. So kayo makakapagsabi kung okay ba yung stabilization nito ang GoPro Hero 3 Plus natin at kung okay ba yung audio niya sa inyo para sa kaalaman nyo lahat, pare. Para sa kaalaman nyo lahat, hindi ko pa ginamit yung audio external mic na binili natin dahil may problema siya. So built in to, walang nakalagay dito mga katagumpay. Tingnan nyo mabuti kung okay ba yung weight nya. Naka 2.7K resolution ako dito. Naka 2.8K resolution ako dito. At naka 30 frames per second. Para smooth siya kahit i slow motion natin. Okay, so nandito na tayo sa St. Joseph. Pupunta tayo ng palengke ngayon. Check nyo mabuti. Bigyan ko ka rin kayo ng ilang montage para makita nyo kung smooth na smooth ba siya at pwede siyang ipanggala. Okay? Let's go!
Kasi meron kayong ano, taba para sa tulingan. Wala pare, ganito na lang. Okay niya, halagang 30 pesos lang pre. So, dito na tayo sa palengke mga katagumpay. Meron daw. Ayun. Magkano kilo ng baboy niyan, boss? 200 para pare. 200. 200 kilo ng baboy. Pati laman. So, andito tayo ngayon sa palengke mga katagumpay. Dito ako minsan nagpapagupit. Yan, dyan. Itong kalawak na. Malinis na rin dito, clear na rin sa St. Joseph's Center. Dahil pinasok na rin to ng clearing operation. Pero hindi pa 100%. Okay. Tayo na lang natin yung taba dahil pinuputol na lang ni Guya. Tingin nyo, okay ba itong GoPro Hero 3 Plus natin? 1 bar na lang agad yung battery natin dahil tinesting na ko siya kahapon para makita kung nagana yung audio ko. At hindi siya gumagana. Gumagana siya pero nagagargar. Tingin ko nasira siya sa courier kung paano i-ship sa akin dahil nung nakita ko yung box niya, piya-piya out eh. Hindi ko na binalik dahil 140 lang naman eh. So dito sa likod ko, sa harap ko, makikita nyo, ganito kalaki. Para 32. 5. 30 lang pre. Dala ko, okay lang. Thank you ah. Okay boss, thank you. Mga katagumpay, kapag gamit ko tong Hero 3 Plus ko dito sa everyday vlog ko ay maliles yung sakit ng kamay ko dahil sobrang light lang niya tapos madaling gamitin. At ang disadvantage niya mga katagumpay, syempre hindi mo kita yung sarili mo sa camera. Kapag hindi mo kita yung sarili mo, hindi mo alam kung paano ka makapag-montage. Kaya kailangan kapag gamit mo tong GoPro Hero 3 Plus dahil wala siyang nabi-flip screen, dapat i-wide mo siya para sigurado ka. Okay? So, dahil nasa motor ako ngayon mga katagumpay, medyo shaky lang siya dahil syempre may mga humps, pero kapag nagbablog ka, mami-minimize mo siguro yung shake dahil hawak mo lang siya. Okay? Tsaka meron naman itong image stabilization. Hindi nga lang ganun, kasing tulad ay hindi ganun kasing tulad ng GoPro Hero 3, Hero 8, dahil nandun na lahat. Nakita nyo ba yung review ng Hero 8? Sobrang ganda nun. Pero para sa akin, hanggat ang isang action cam ay GoPro or gawa ng GoPro, the best to. Okay? So check natin mga katagumpay, at malapit ng malobat yung battery ko. Makikita natin. Nga pala dun sa magtatanong kung gaano ang itinatagal ng isang battery? Ang original ng isang battery ay tumatagal ng isa at kalahating oras. 1 and 25 minutes. Okay? Pero yung nabili nating battery kay Lazada, mga katagumpay, yung nabili nating battery kay Lazada na ang tatak ay wasabi battery, pwede siyang mag-record ng tuloy-tuloy ng 2.5 hours. Okay? Dalawa yung nabili natin mga katagumpay, kaya meron tayong 5 hours na pwede nating gamitin dito. Okay? Check natin. Yan, 5. Oh, sir! So, nandito rin pala ang Task Force Claro mga katagumpay, na daan na natin. Check natin, ayan. Nagsusukat na sila ngayon. Tingnan natin. Sir! Tingnan natin yung pagsusukat nila. Ngayon pa lang pala magsusukat dito, sir? Ngayon pa lang? Susukat pala? Binabalikan. Binabalikan.
Ayan. Medyo may... may request. Pero at least. Check natin. So, binabalikan lang ng task force Clara natin, mga katagumpay, yung ilan dito sa Barangay Marinig. Dahil may ilang hindi sumusunod pa. Okay, at hindi nalagyan. Ayan. Lagi namin inuulit, mga katagumpay, ito ay hindi batas ni Mayor, batas to ni President Duterte. Kailangan natin sumunod lahat. Okay? General Sukat! Okay na. Sayang to, bagong gawa pa man. Sir, ingat! Ay pa! So, ganun kasi pag ang task force Claro natin, mga katagumpay. Okay, syempre, walang makakalusot dapat dahil kapag may pinalusot silang isa, ay magkakaroon ng silipan. So, dapat lahat ay sumunod sa batas ni President Duterte. Ganun talaga. Dahil last time, nandun na sila sa Baclaran. Ngayon, nandito naman sila sa Marinig. At, papunta dun sa Butong, mga barangay, taga-barangay Butong, ay humanda na kayo. Hindi, joke lang. Mga taga-barangay Butong, check nyo na yung mga lugar nyo dahil kapag sila ang nagbaklas, dadalhin nila lahat yan. Okay, sayang naman yung panambak. Pauwi na tayo, mga katagumpay. Oop. Eto, dito, nagkukusa na sila. Okay. Ganun talaga, no? Ito na ang taba. Kain ka na, nanay. Papa ka na? Ha? Hay ka muna. Hay ka muna. Hay ka muna. Hay, power. Power. And so, nakauwi na tayo ng bahay, mga katagumpay. At sana nag-enjoy kayo sa ating angingay. Sana nag-enjoy kayo sa adventure natin kasama tong GoPro Hero 3 Plus natin. At eto, habang ine-edit na natin siya, mga katagumpay, ayan, ine-edit na natin siya ngayon at ipopost na natin to mamaya. So, wala tayong ipinakita. Lagay muna natin yan dito. Okay? Yan. So, wala tayong ipinakita ngayong Hero 8 na bagong labas ni GoPro. Ang main point ko dito sa video na to is worth it bang bumili ng ganun kamahal na device para lang sa isang vlogging. Kung importante lang na ma-cover dapat, mga katagumpay, yung video mo or yung vlogs mo palagi. So kung stabilization lang naman at flip screen yung panlaban nun, mga katagumpay, eh mas mabuti na bumili kayo ng budget or yung cheap na version ng GoPro. Dahil, well, kung ipambili ka naman ng Hero 8, hindi rin naman masama dahil ipambili ka naman. So, ang point ko dito is kung nag-i-start ka palang mag-vlog, kung ano yung meron ka, yun na lang muna yung gamitin mo. Or, kung merong nagtitinda ng Hero 3 Plus or 4 na friendly price tulad nitong sa akin, nabili ko lang siya ng 4K, at yun, binili ko lang siya ng accessories, mga katagumpay, mas mabuti. Okay? So, baba ka muna doon. Mga katagumpay, maraming salamat sa pagsama. Hanggang dito na lamang itong vlog natin. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, please click the subscribe button at bell notification, mga katagumpay, para ma-notify ka palagi dito sa aking channel. Okay? So, yun lamang, mga katagumpay.
hindi masamang bumili ng Hero 8 kung sobra-sobra yung pera mo. Okay? So maraming salamat mga katagumpay. This is your man, JTB again. Hingang malalim yung peace. Mali pala. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out.